Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter. Matagal na po akong nakikinig sa YouTube channel ninyo. Halos mag-iisang taon na. Every upload ninyo ng bagong video ay excited ako na marinig ang kakaibang mga kwento na talaga namang relatable at nakakatakot. Kaya naisipan ko na i-share sa inyo ngayon ang sarili kong kwento. Ang kwentong di ko lubos akalaing mangyayari sa buhay ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Linda. I am 38 years old right now. Separated from the man I married. Taong 2016 nang mangyari ang kakaibang kwento ko. Maring Linda, ready ka na ba? Oo naman, Maring Steph. Very much excited na akong maglipat. Napapayag mo na ba si Paring Eros na dun sa bahay na yung lumipat? Ilang beses na naming chinek yung bahay. Nung una lang naman siya umayaw, pero eventually napapayag ko na rin siya. Bakit ba naman kasi sa Rizal mo pa gustong lumipat? Ang lahi-lahi dito sa Manila. Paano kita madadalaw dun palagi? Wala naman akong kotse. Ay, hindi na tayo makita niyan, Mari. Well, I fell in love with the house eh. The first time na makita ko yung picture na yon sa house and lot for sale sa internet, parang na-hypnotize na ako agad. It looks creepy, sabi ng parents ko, pero, well, I love vintage, alam mo yan. Old soul ka talaga. Hindi ka lang mahilig sa old songs, vintage fashion, and historical places. Pati sa choice ng bahay, may pagka Maria Clara ka, Mari. Nakapag-down payment na ako sa bahay. Akin na yun in 5 years. At least, yung kinikita namin ni Eros mula sa food business namin, may investment na pinupuntahan, di ba? Basta susundin mo lahat ng sinasabi ko sa'yo, ha? Napabless mo na ba sa pari yung bahay? Oo. Sinama ko si Eros at ang parents namin 2 days ago. Pinabless namin kay Father Roman. Kailan na bang eksaktong araw ng lipat nyo? You have to consider yung shape at face ng moon, ha? Dapat may buwan, I mean, full moon, new moon, or blue moon para maswerte. Sa loob ng isang buwan, may 2 pagkakataon ka lang para makalipat ng bahay. New moon or full moon, not unless may blue moon. May isa pang pamahiin sa petsa or araw ng paglilipat. Dapat daw, ang numero ay pataas ang pagkakasulat at numbers 8 at 0 lang yung ganun. Pwede ka lang daw lumipat sa mga petsa na ang dulo ay 8 or 0. Kung susundin mo, Mari, ang 2 pamahiin sa tamang araw or petsa ngayong year 2016, ito lang ang mga dates na pwede kang lumipat. Sandali, nasa notes ko yan dito sa cellphone ko eh. For 2016, here are the dates na magandang lumipat ng bahay based on moon and numbers ending in 0 or 8. January 10, kasi new moon. February 8, new moon din. Bukas na yun, swerteng-swerte ang date na to. June 20, August 18, parehong full moon. Pero maswerte ang August 18 kasi nagtatapos sa 8 ang 18. At October 30, kasi blue moon sa araw na yon or yung tinatawag nilang dark moon. Tamang-tama, Maring Steph. February 8 bukas. Bukas ng lipat namin ni Eros sa bagong bahay. Pero hindi naman bago yung bahay na lilipatan natin, Linda. More than 20 years na palang nakatayo yung bahay na yun, kaya pala mukhang matanda na. Eros? Maybe. Ang aga naman ang uwi mo from work. Hi, Eros. Oh, Steph, nandito ka? Ano sa jama sa asawa ko? Nire-remind ko lang si Linda tungkol sa mga pamahiin na kailangan yung sundin para sa paglilipat nyo bukas. Anong oras bang lipat nyo? Darating dito yung truck ng mga 10 a.m. Late na yun. Dapat maaga. Kasi sabi sa pamahiin, dapat lahat ng mga gamit nyo nahakot na bago pa mag-alas 12 ng tanghali. Dapat may dala rin kayong puon. At isang malaking tray na may mga garapon na may asukal, bigas, asin, mantika, candies at maraming barya. At bago kami pasok ng mga gamit sa loob ng bahay, dapat punuin muna ng tubig ang timba sa banyo at ibaba ang takip ng toilet seat. Patungan ng malaking babasaging garapon ng asin para iwas malas. Tama? Tama! Para huwag malasin ang marriage nyo, walang magkakasakit, at higit sa lahat, walang makikiapid sa relasyon nyo bilang mag-asawa.
Matagal mo na sinasabi sa akin yan, Steph. Maring Steph, maraming salamat sa lahat ng paalala mo sa aming mag-asawa, ha? Napaka-supportive mo talaga, Mare. Excited na ako para bukas, baby. Tara, ayusin na natin lahat ng mga gamit natin. Woohoo! Nakalipat kami sa bahay namin sa Rizal noong February 8, 2016. Sinunod nga namin ang lahat ng mga pamahiin sa paglilipat ng bahay na sinabi sa amin ni Steph. Para mas lalo kaming maging matatag na mag-asawa at swertihin ang buhay namin. Naniniwala ako sa kanya kasi isang feng shui expert ang lolo niya at ayon pa kay Steph, isang dating albularia ang nanay niya. Marami siyang mga pinaniniwalaan na natutunan niya mula sa pamilya niya. Lumipas ang isang linggo, dumalaw sa bahay namin si Steph. Steph? Mare? Linda, may sakit ka raw, sabi ni Eros, kaya dumalaw ako. Oo, Steph. Unang araw pa lang namin dito sa bahay. Iba na pakiramdam ko. Masaya ako noong umaga ng Feb 8. Pero nung pagkatapos namin maghapunan ni Eros, ewan, nag-ibang pakiramdam ko. Parang sumakit biglang sikmura ako. Naglaway ako. Dura ako ng dura. Sumakit ang ulo hanggang sa magsuka na ako. Linda, ibang vibes ng bahay na to. Sa totoo lang, isang linggo pa lang kami rito ng asawa ko, nakakaranas na ako ng kakaiba, Mare. Tulad ng? Tuwing alauna ng gabi, naaalimpungatan ako na wala sa tabi ko si Eros. At sakto, palaging alas tres, kapag hinanap ko na siya, nakikita ko siyang palaging nakahubad sa teres sa labas, nakahiga sa duyan. Nung ginising ko siya at tinanong kung anong ginagawa niya dun sa mga oras na yon, wala raw siyang maalala. Mabilis siyang nagdadamit at umaakyat sa kwarto namin sabay tulog. Pero kagabi, Maring Steph, may nakita ako. Anong nakita mo, Linda? Nang gisingin ko si Eros sa duyan na hinihigaan niya sa teres, may anino ng babaeng nakatayo sa likod ng malaking puno namin sa labas. Nakasilip sa aming mag-asawa. Oh my God! Sinasabi ko na nga ba, Mare? May multo dito sa bahay niyo. Yan din ang pakiramdam ko, Steph. Eros, hindi ka pumasok sa opisina? Hindi. Isang linggo na kasing may sakit ang asawa ko, Steph eh. Baby, umigop ka muna na mainit na sabaw. Gumawa ako ng mushroom soup para sa'yo. Umupo ka muna at kumain. Thank you, baby. Pipilitin kong kumain kahit na nagsusuka ako. Malakas ang vibes ko. Nagkakasakit ka, Maring Lydia, dahil sa dating babae na pinatay sa bahay na to. Pinatay? Nagmumulto yung babaeng pinatay dito? Nararamdaman ko siya ngayon. Humihingi ng tulong. Pinatay siya dahil isa siyang mangkukulam. Mangkukulam ang babaeng dating nakatira sa bahay na to? Oo, Eros. Isa siyang mangkukulam na tumatawag sa'yo, Eros, sa tuwing sasapit ang alauna ng gabi. Tinatawag ka niya para dalhin sa mundo niya. Siya rin ang nagbigay sa'yo ng sakit, Maring Lydia. Hindi ako makahiya. Baby, ang sakit ng sigmura ako. Hindi ako makahinga. Bigla akong nagsuka, Sir Jupiter. Pero hindi natinag ang asawa ko at ang kumare ko. Tinignan lang nila ako. Kitang-kita ko kung paano nalaglag ang maliit na bote na mula sa bulsa ng asawa kong si Eros, Sir Jupiter. Bumagsak ako sa sahig at namilipit sa sakit ng sikmura. Tumambad sa mukha ko ang maliit na bote. Ibinuhos mo na sana lahat ng lason sa bote na yan! Teka, kalahati lang hinalo ko sa soup. Tanga? Paano mamamatayan kung kalahati lang nilagay mo sa soup? Steph, hindi ko. Hindi mo? Gusto niyo kong lasunin? Baby, bakit? Steph, bakit? Dahil sa akin naman talaga si Eros bago pa maging kayo. Alam mo yan, Linda.
mga bata pa lang tayo, ako ang unang niligawan ng asawa mo. At mahal ko siya. Kaya hindi ako papayag na mapunta siya sa'yo ng tuluyan. Steph, Eros, bakit niyo nagawa sa akin to? Parang pelikulang tumakbo sa isip ko ang lahat, Sir Jupiter. Buong buhay kong pakikipagkaibigan sa tinuring ko ng best friend na si Steph ay may lihim pala siyang inggit at galit sa akin. Mahal niya pa rin pala ang asawa ko. Pinilit kong tumayo ng mga oras na yon. Isinuka ko ng isinuka ang kaunting soup na nakain ko. Tumayo ako at tumakbo papalabas ng bahay pero mabilis akong sinabunutan ng kumare kong si Steph. Saan ka pupunta? Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Akin lang si Eros. Mamamatay ka ng babae ka! Tulong! Tama na! Hinampas ng asawa ko si Steph ng vase sa ulo. Mabilis itong nawalan ng malay at natumba sa sahig. Agad akong binuhat ng asawa ko at isinakay sa kotse namin at mabilis na sinugod sa emergency room ng pinakamalapit na ospital sa bahay namin. Doon sa ER, mabilis akong nasikaso ng mga nurses at doktor. Hindi ako natuluyan, Sir Jupiter. Second life ko na ito. Salamat sa Panginoon. Natauhan siya at iniligtas niya ako mula sa pagkakalason. Lumipas ang dalawang linggo. Tuwing alauna ng gabi, nagkikita kami ni Steph sa terrace. Doon namin ginagawa ang mga bagay na hindi namin magawa simula nung mag-asawa tayo. Si Steph din yung nakaisip ng paraan para alisin ka sa buhay namin. Humindi ako nung una pero parang na-hypnotismo niya ako. Alam ng Diyos yan. Kaya paunti-unti lang ang lagay ko ng laso sa pagkain mo dahil alam ko mali ang pumatay ng tao. Alam ko. Kaya humingi ako ng tawad sa iyo, Linda. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano magpatawad ngayon sa totoo lang. Sa pagtatraidor niyo sa akin at sa plano niyong pagpatay sa akin, parang mahirap pagpatawad, Eros. Pero dahil binigyan ako ng pangalawang buhay ng Diyos, sige, pinapatawad ko na kayo ni Steph. Diyos nang bahala sa inyo. Dalawin mo na siya sa ICU. Comatose pa rin siya hanggang ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sinabi sa mga investigador na ikaw ang pumalo sa ulo niya. Isang bagay lang ang alam ng mga tao, ng mga kapitbahay, ng mga pulis. Ano? Nang araw na nilaso niyo ko, isang babaeng mangkukulam ang kumuha sa kaluluwa ni Steph. Inilagay sa bote at tinapon sa dagat. Sige na, Eros. Kunin mo na ang mga gamit mo. Maglipat ka na. Hindi na kita kailangan dito sa bahay ko. Pero bahay nating dalawa to. Dati. Hindi na ngayon. Magpa-file na ako ng annulment agad-agad. Linda, kung yan ang gusto mo. Sige, alis na ako. Oops. Wait. Huwag mong kalimutan ang mga pamahiin na tinuro ni Steph kapag maglilipat ng bahay. Sundin mo lahat ng sinabi niya. Total, masunurin ka naman sa kanya eh. Linda. Goodbye, baby. Hindi ko na nakita pang muli si Eros simula noon. Pilit niya akong kinakausap sa Facebook chat, pero scene zone na lang siya magmula noon. Ilang buwan din bago nagising mula sa pagkakakomato si Steph. Ang totoo niyan ay gusto ko siyang makaharap at makausap kung bakit niya ginawa sa akin yun. Pero pinarusahan na siya ng Diyos sa pagtatangka niya sa buhay ko, Sir Jupiter. Gulay na ang kalahating katawan ni Steph simula nang magising siya. Hindi na siya makapaglakad, hindi na rin maintindihan magsalita. Isang bagay na ikinalungkot ko, sana lang kung gaano siya kagaling magpayo tungkol sa pamahiin, ganoon din siya kagaling maging isang tunay na kaibigan. Patawarin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga traidor sa buong mundo.
basag na salamin. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng kakwentong takipsilim. Bago ang lahat ay gusto kong itago nyo na lamang ako sa pangalang Johanna. Ang isishare ko po sa inyo ay karanasan ng aming pamilya. Tandang-tanda ko pa, May 4, 2015 nang lumipat kami sa Pasay. Sa bahay namin doon nangyari ang lahat. Nakakuha kasi kami ng paupahan sa Pasay at talagang nainganyo naman kami. Bukod sa tahimik naman yung area, mababait din ang mga kapitbahay. Buong akala namin ay maayos na ang buhay namin doon. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang pamahiin na hindi pinansin ni Ate Jillian. Mahilig si Ate Jillian mag-makeup, kaya palagi siyang nakaharap sa salamin namin. Isang beses aksidenteng natukuran ni Papa ang salamin namin sa sala. Pinaalalahanan kami ng nanay namin na bawal na raw iyon gamitin. Mamalasin daw ang gagamit ng basag na salamin. Matigas ang ulo ni Ate Jillian, kaya hindi niya pinansin ang sinabi ni Mama. Naabutan ko siyang nagme-makeup sa likod ng bahay namin kung saan nakalagay yung basag na salamin. Sinaway ko si Ate, pero huli na, tapos na siya sa ginagawa niya. Tinawanan niya pa nga ako, hindi naman daw kasi totoo ang mga ganong pamahiin. Matatanda lang daw ang naniniwala sa ganon. Nang makaalis si Ate ay napatingin ako sa salamin. Hindi po kayo maniniwala. Pero napalingon agad ako sa likod dahil may nakita akong sumilip sa salamin. Hindi ko sigurado kung ano yun. Mabilis kasi ang pangyayari. Nanayo ang mga balahibo ko kaya dali-dali na akong bumalik sa loob. Sinabihan ko na si Mama na maitapon na agad ang salamin. Lalo pa at nalaman namin na yung salamin pala na iyon ay matagal na sa bahay na nilipatan namin. Wala pa kami, nandun na yon. Nawala sa isipan ko ang tungkol sa basag na salamin. Ilang araw din akong kampante kasi nakafocus ako sa school. Pero isang gabi, umuwi si Ate nang umiiyak. Nalaman namin na natanggal siya sa trabaho. Pinagbintangan daw siya na nagnakaw ng item nila sa store. Habang kinukomfort siya nila Mama sa sala, lumabas ako para bumili ng ulam. Bubuksan ko pa lang yung gate namin, may nakita akong maliit na tao sa may bandang halamanan namin. Akala ko nga po nung una, isa siyang santo. Nilapitan ko po yun. Naisip ko lang na baka pagmamayari ni Mama yung santo. Pero nang nasa harapan na ako ng inakala kong santo, napatili po ako nang biglang gumalaw yung bagay na yun. Na-realize ko rin po na hindi siya santo. Kasing laki lang siya ng gasol. Hindi ko alam kung bata o hindi. Nakasuot siya ng kulay itim na mahaba. Sa sobrang haba po, sumasayad na sa lupa yung suot niya. Bago pa nga ako makapasok ng main door namin, nakita ko pang sinundan niya ako ng tingin. Nagtaka sila Papa at Mama kung anong nangyari sa akin. Nang balikan namin yung kinaroroonan ng maliit na nilalang, bigla na siyang nawala doon. Sobrang takot po ako noon, Sir Jupiter. Hindi na ako nakapaghapunan dahil sa kakaisip kung ano ba talaga ang nakita ko.
Sa paglipas ng mga araw ay nagkaroon pa ng mga bigla ang pangyayari sa amin. Tumawag sa amin ang katrabaho ng tatay ko na si Papa Rao ay naaksidente. Nabundol ng tricycle at kinailangan ng putulin ang binti. Nagkabaon-baon kami sa utang. Hindi lang kasi yung aksidente ang naging problema namin sa kanya. Na-trigger ang iba pa niyang sakit. Minalas-malas na talaga ang buhay namin noon. Hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng pera. Dahil doon ay nasabi ko kay mama na sinaway ni ate ang pamahiin niya. Galit na galit si mama. Pagagalitan niya sana si ate, pero nang tingnan namin sa kwarto, naabutan naming duguan ang pulso ni ate. Tinangka niya pong mag-suicide, Sir Jupiter. Mabuti na lang at naagapan namin. Ang dahilan, nalaman niyang nambababae ang boyfriend niya. Halos mabaliw na kami ni Mama kung anong gagawin namin. Kahit pag-aaral ko, naapektuhan na rin. Sa paniniwalang minalas kami dahil sa pananalamin sa basag na salamin. Pinagtatapon namin ni Mama lahat ng salamin sa bahay. Kahit anong bagay na may salamin, inalis na lang namin. Sa lahat ng nangyaring kamalasan sa buhay namin, palagi pong nagpapakita sa akin ang maliit na nilalang. Parang yun po ang nagsisilbing simbolo ng mga nangyari. Nang makauwi na si ate at papa sa bahay galing ospital, naghati kami ni mama kung sino ang aalagaan namin. Ako ang na-assign kay ate since mas close kaming dalawa. Magkasama lang kami ni ate sa kwarto niya. Tahimik lang siya. Balisa si ate at nakatulala lang sa aparador. Sandali akong bumaba para kunin ang pagkain niya. Pagbalik ko, napahinto ako sa pinto pa lang. Muntikan ko nang mabitawan yung mga dala ko kasi sa balikat ni ate, meron akong nakitang itim at maliit na kamay. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Sinubukan kong kausapin ang nilalang na yun. Tinanong ko siya kung ano ba talagang kailangan niya at anong kasalanan namin. Pero wala akong ibang narinig kundi yung maliit na boses niyang pagtawa. Dahil sa takot ay puwersahan kong hinila si ate, ilalabas ko sana siya ng kwarto pero nagtaka ako kasi napakabigat niya. Hindi rin siya lumilingon sa akin. Sumigaw na ako para marinig ako ni mama. Napatakbo na lang ako palabas ng kwarto ni ate nang lumabas na sa likuran ni ate yung maliit na nilalang. Nakasalubong ko si mama sa hagdanan. Binalikan namin si ate pero hindi na kami nakapasok. Bigla kasing nagsarado ng malakas yung pinto ni ate. Sa loob, naririnig namin na maraming gamit ang nagbabagsakan. Namamatay rin po ang ilaw sa tapat ng pinto. Sa takot namin ay lumabas kami saglit at nangingi ng tulong sa kapitbahay. Mabuti na lang, hindi judgmental si Aling Dina at ang anak niyang si Ray. Tinulungan nila kaming makumbinsi si ate na buksan ang pinto. Mga ilang minuto lang noon, kusang bumukas ang pinto. Nadatnan namin si ate na nasa sulok ng kama, nakatulala at nakangiti. Nagkalat yung mga gamit niya sa sahig, parang binagyo po sa kwarto niya. Sinubukan namin siyang lapitan pero bigla niya kaming tiningnan ng masama.
Kinakausap siya ni Mama pero bigla na lang siyang nagsisigaw. Kinilabutan na po kaming apat noong nagpatay-sindi na naman po ang ilaw. Iniwan na muna namin si ate sa kwarto niya. Kinausap kami ni Ate Dina sa sala na ipapa-check up daw sa psychiatrist. Ang iniisip kasi nila dahil sa depression kaya nagkaganon. Habang nag-uusap sila ay pinuntahan ko si Papa sa kwarto niya. Naka-wheelchair pa si Papa at naabutan ko naman siyang nakaupo doon. Pagharap niya sa akin ay umiiyak si Papa. Hindi siya makapagsalita. Hanggang sa nagawa niyang ituro yung cabinet na nasa harapan namin. May gumagalaw po sa loob. Hindi na ako nagtangka na tingnan iyon. Kinuha ko si Papa at mabilis ko siyang inilayo sa kwarto niya. Natataranta pa si Mama nang salubungin niya kami. Maging si Aling Dina at Kuya Ray ay kinabahan din sa sinabi ko na yung maliit na nilalang ay ginugulo na rin si Papa. Isinama kami ni Aling Dina sa bahay nila. Iniwan muna namin pansamantala si ate. Nagkasundo na rin si Mama at Aling Dina na dadalhin sa mental hospital si ate. Kinabukasan ay papunta na yung kukuha kay ate. Inagahan namin ang pagkontak sa kanila para hindi ganoon nakakatakot sa bahay. Kapag madilim kasi, parang may laging nakatingin. Pagpasok ng mga taga-ospital, nagtaka sila kasi wala na si ate sa kwarto niya. Nataranta na kami nila Mama dahil hindi namin alam kung saan siya nagpunta. May nakapagsabi sa amin na kapitbahay na lumabas daw si ate ng bahay mga bandang alas dos ng madaling araw. Parang may kinakausap daw si ate nang lumabas ng gate. Hindi na namin nalaman kung saan napanpan si ate. Pinahanap namin siya sa lahat ng kakilala namin. Pero sa nakalipas ng ilang araw, ay wala na siya. Hanggang sa mga puntong ito, ay hindi na siya lumitaw. Nilayasan namin ang bahay na yun. Lumipat kami sa iba at nagpatuloy kami sa paghahanap kay ate. Pero nitong June 2020 lang po ay kinontak kami ng may-ari ng dating bahay na tinitirhan namin. Sabi daw kasi ng mga bagong nakatira doon, meron daw silang nakitang babae sa banyo. Hindi naman daw multo kasi nagawa pa ngang magsalita. Pero nang balikan daw nila ay bigla nang nawala. Malakas ang kutob namin na si ate iyon. Kaya palagi kaming kumokontak sa mga bagong nakatira doon para humingi ng balita. Ang hindi lang namin malaman, papaano biglang lilitaw si ate doon? Hindi namin alam. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa na babalik siya. Na sana hindi siya kinuha ng maliit na nilalang na iyon. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Marami pong salamat sa lahat ng nakinig. Magandang gabi sa inyong lahat. Misteryo ng Rosario.
Dear Sir Jupiter, itago niyo na lang ako sa pangalang Enox, 26 years old. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang malagim kong karanasan. Isa akong parlorista. Sa lahat ng parlorista sa parlor namin, ako lang po ang tunay na lalaki na nanggugupit at gumagawa ng hairstyle ng mga customers namin. Mapababae man o binabae. Pinasok ko po ang trabahong ito noong 18 years old ako. Minana ko na siguro sa namayapa kong tatay ang husay ko sa paggugupit ng buhok dahil isa siyang dating barbero. At dito sa parlor ko rin nakilala ang babaeng naging jowa ko na itago natin sa pangalang Melay. Ayun oh, nakikita mo ba yun? Ayun, tignan mo. Uy, Enox! Huwag kang magtututuro dyan, gabi na. Mamaya manunu ka. Sus, yan ka na naman sa mga pamahiin mo, Melay. Tuturo ko lang yung malaking puno na yun oh. Ayun oh. Uy! Ibaba mo na yung kamay mo. Turo ka ng turo. Bahala ka. Kapag ikaw nanuno dyan, naku, makikita mo. Eh, gusto ko lang naman na pumunta tayo doon. Doon tayo mag-alam mo na. Bago ako mo eh. Ha? Huh? Ikaw talaga? Napakalibog mo. Ayoko nga makipag-anuhan sa'yo doon. Hindi mo ba alam na may mga nakatirang engkanto sa malalaking puno? Uwi na ako. Kamanyakan lang naman pala ang pinunta natin dito sa gulod. Yun ang problema sa jowa kong si Melay, Sir Jupiter. Bukod sa ayaw niya akong pagbigyan lagi, mahilig pa siya sa mga pamahiin. Oh, ayan. Napagbigyan na kita, ha? Baka pwede na akong umuwi. Hinahanap na ako sigurado ng tsahin ko. Sadali lang naman. Maliligo muna ako. Maliligo ka? Gabi na. Hoy, masama maligo sa gabi. Hindi ba tinuro yan ng mga magulang mo sa'yo? O bakit naman masamang maligo sa gabi? Lakit-lakit ang katawan ko. Maliligo muna ako. Hintay mo na ako. May parto pa tayo eh. Partohin mo yung mukha mo. Uuwi na ako. O, hindi ko maliligo. Sayang naman yung 3 hours natin dito sa motel. Lika na. May bathtub sa banyo. Ayoko. Masama. Mabubuwang ka kapag naligo ka sa gabi. Maraming pamahiin na pinaniniwalaan si Melay, Sir Jupiter. Pero ang hindi ko makakalimutan na pamahiin na sinabi niya sa akin ay naganap nung namatay ang Lola Jasmine ko. Enox! Patirin mo yung rosaryo na hawak ng lola mo. Patirin mo bago nila ipasok sa nicho. Dali! Papatirin ko yung rosaryo? Sus, hindi pwede. Gagalit si nanay sa akin. Siya nag-ikot ng rosaryo sa kamay ni Lola nang gabing dumating yung bangkay niya sa lamay. Kailangan pigtalin yung rosaryo na hawak ng patay bago ilibing. Eh, paboritong rosaryo ng lola ko yan, hindi pwede. Magagalit sila sa akin kapag pinatid ko ang rosaryo. Diyos ko, Enox! Wala na! Naipasok na nila sa nicho ang lola mo. Diyos ko, mali! Maling-mali! Pinigtal mo dapat yung rosaryo para walang kasunod na mamamatay sa pamilya niyo. Noon ko lang narinig ang pamahiin na yon, Sir Jupiter. Takot na takot si Melay na iniwan ako sa libing ng Lola Hasmin ko. Lumipas ang isang buwan, muli kaming nagkita ni Melay. Bakit namumutla ka, Enox? Bakit mo ko pinapunta rito sa parlor? Natatakot akong umuwi sa amin, Melay. Isang buwan kitang hindi nakita. Ano nangyari sa'yo? Eh, isang linggo matapos may ilibing yung Lola Hasmin namin. Na-aksidente yung chewing ko sa bicol. Nasagasaan ng rumaragas ang truck yung motor na sinasakay niya. Kaya yun, lasog-lasog yung katawan ng chewing ko, patay. Naalala ko yung sinabi mo nung libing ng Lola Hasmin ko eh. Pumunta kami ng nanay ko sa lamay ng chewing ko sa bicol. At doon nakita ko si nanay na pinalupotan ng rosaryo yung kamay ng chewing ko. Na naman? Eh, pinigilan ko si nanay at sinabi ko na kailangan pigtalin namin yung rosaryo sa libing ng chewing ko. Pero pinagalitan niya ako eh. Anong klaseng katoliko raw ako? Bakit daw namin puputuli ng rosaryo na maghahatid sa patay papuntang langit? Wala akong nagawa. Nilibing din yung chewing ko nang hindi napipigtal yung rosaryo sa kamay niya. Bakit ka pumayag?
Sinabihan na kita, di ba? Kailangan pigtalin yung rosaryo bago ilibing yung patay para walang kasunod na mamamatay. Bakit hindi mo pinigtal yung rosaryo? Hindi sila nakinig sa akin eh. Ayaw nila akong pakinggan. Tigas ang ulo ni nanay. May sarili siyang paniniwala eh. Huwag ako maniniwala sa mga pamahiin. Gawa-gawa lang doon ang mga taong pamahiin eh. Melay, natatakot ako. Bakit? Bakit ka umiiyak? Okay ka lang ba? Isang linggo matapos may libing yung chewing ko. Namatay naman si nanay. Patay na ang nanay mo? Diyos ko! Enox! Ano nangyari sa nanay mo? Nalaglag siya sa hagdan. 13 baitang yung hagdan namin, di ba? Nadulas siya mula sa itaas at nawala ng balanse. Nagpagulong-gulong siya sa hagdan. Nabago kang ulo pagdating sa ground floor. Patay agad. Itinakbo pa namin sa ospital pero dedo na rival na. Patay na talaga si nanay. Inilibing namin siya nung isang araw lang. Sandali. Huwag mong sabihing inilibing ninyo ang nanay mo na... Hindi. Hindi ko siya pinalagyan ng rosaryo sa kamay. Sinabihan ko yung mga kamag-anak ko na huwag nang lagay ng rosaryo yung nanay. Inilibing naman namin siya ng walang rosaryo sa loob ng kabaong niya. Ay, mabuti naman kung ganun. At least, wala kayong pamahiin na nilabag ngayon. Tumahan ka na. Elay, tulungan mo ako. Makalimutan yung takot sa dibdib ko. Parang ayoko na umuwi sa amin eh. Kasi sa tuwing nakikita ko yung hagdana namin, naalala ko yung nanay ko eh. Ang mabuti pa, kunin mo to. Ano to? Anin ko tong rosaryo. Rosaryo ko yan. Pamana yan ng Lola Ambrosia ko sa akin. Galing pa raw yan sa Roma. Nabendisyon na ng Papa. Magdasal ka. Magrosaryo ka. Ihinga mo lahat ng takot mo kay Mama Mary. Meron akong pinupuntahan na chapel malapit dito. Bukas yun 24 hours. Doon ako nagro-rosaryo kapag may pinagdadaanan ako. Pumunta ka doon. Magrosaryo ka. Sige. Salamat ah. Mahal ko. I love you, Enox. Alam mo yan. Sinunod ko ang payo ni Melay na pumunta sa chapel para magrosaryo. Naghiwalay kami ng gabi na yun. Hindi niya raw ako masasamaan sa chapel dahil pinapauwi siya agad ng tiyahin niyang may sakit. Nagyakapan kami ng jowa ko bago siya umuwi. Hinatid ko siya ng tingin bago ako naglakad papunta sa sinasabi niyang chapel. Maghahating gabi na noon nang makarating ako sa chapel. Totoo nga ang sabi ni Melay, bukas ito 24 hours. Maliwanag ang loob nito at amoy sampagitang paligid. Mabango, kakarelax. Napaupo ako sa bandang likuran ng chapel at nakita kong may ilang mga babae ang nakaluhod sa bandang harapan. Nagro-rosaryo sila. Inilabas ko mula sa bulsa ko ang rosaryo ni Melay at saka ako lumuhod nang nakatitig sa altar. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Natigilan ako nang mapansin ko ang isang pamilyar na babae na nakaluhod sa harapan ng altar. May dugong tumutulo mula sa ulo niya. Melay? Melay, ikaw nga! Mabilis akong tumakbo kay Melay para tignan ang umaagos na dugo sa ulo niya. Melay! Napano ka? Tinapik ng babae ang kamay ko na nakahawak sa balikat niya. Hindi pala si Melay ang nakita ko. Pero alam ko mula sa kinaluluhuran ko kanina na si Melay yung nakita kong nakaluhod sa pwesto ng babae. Kinilambutan ako, lalo na nang magring ang cellphone ko at nakita ko ang pangalang Melay sa caller ID. Hello, Melay? Hello? Sino po ito? Hello po, tita. Opo, si Enox po ito. Ano po? Patay na si Melay! Napigtal ko ang hawak kong rosaryo na bigay ni Melay
nang marinig ko ang malagim na balita mula sa tiyahin ni Melay. Nasagasaan daw ng humaharurot na SUV si Melay nang patawid na siya sa kalye malapit sa bahay nila. Kitang-kita daw ito ng tiyahin niya. Isinugod daw nila agad si Melay sa ospital pero dead on arrival na. Basag daw ang bungo nito at nalaslas ang kanang braso at hita nang tumilapon sa poste. Ang masaklap pa nito, tinakbuhan sila ng SUV na nakasagasa. Hit and run. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang driver ng sasakyan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabi na yon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung may pamahiin pa rin ba akong hindi sinunod kung bakit namatay ang jowa ko o sadyang nakatadhana na talaga ang kamatayan ng babaeng mahal ko. Ewan ko, pero kung iisipin ko palagi, mababaliw lang ako. Sadyang puno ng misteryo ang buhay. Maraming mga misteryo na mahirap talagang paniwalaan at ipaliwanag. Tulad ng mga misteryo ng banal na rosaryo. Hanggang dito na lamang at gabayan nawa tayo ng Diyos na may kapal. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig saan mang lupalop ng mundo. Tawagin niyo na lamang akong Micaela. Isa akong college student dito sa Manila. Nakatira talaga ako sa 13 Martires pero dito ako nag-aaral sa Manila. Pinili ko talaga sa Manila mag-aaral kahit malayo dahil gusto ko naman masubukan ang mag-isa. Maayos naman ang pamilya namin. Hindi naman kaming gaanong hirap dahil tatlo lang naman kaming magkakapatid at ako ang bunso. Ang panganay namin ay mayroon ng asawa at nakabukod na. Ang isa ko pang kapatid ay nagtatrabaho na at ganoon din ang papa ko. Kaya naman, kami lang ni mama ang halos magkasama sa buong araw kapag uuwi ako ng bahay sa 13 Martires. Ang totoo, naghanap din naman ako ng school dito sa Cavite kung saan may course na gusto ko. May nakita naman ako pero hindi sa pag-iinarte, hindi ko gusto ang school nila. Siguro ay wala namang masama kung sa malayong lugar ako mag-aaral dahil paghihirapan ko naman ang lahat. At isa pa, gusto ko talagang masubukang maging independent. Gusto ko na ako naman ang kikilos para sa sarili ko nang hindi umaasa sa iba dahil sa palagay ko, nasa tamang edad naman na ako. Sa bahay kasi ay binibaby pa rin nila ako. Ako kasi ang bunso. Yung tipong nakahanda na ang lahat. Kakain na lang ako at maliligo. Wala namang problema sa akin yun. Masaya pa nga ako dahil inaasikaso ako ni mama. Ang sa akin lang, gusto ko na ako naman ang didiskarte sa sarili ko nang matuto naman ako sa buhay at hindi maging aanga-anga. Noong una hindi pumayag ang pamilya ko sa kagustuhan ko, pero nagmakaawa ako sa kanila. Ibinaintindi ko ang side ko kung bakit ko gustong mabuhay mag-isa. Pero ang sabi nila, kaya nila ayaw dahil unang-una babae ako
at baka mapabarkada lang daw ako. Pero sa totoo lang, hindi ako barkadista. Iilan lang ang kinakaibigan ko. Hindi naman kasi mahalaga sa akin kung kaunti lang ang kaibigan ko. Basta ba, totoo sila at tunay ay kontento na ako. Naging effective naman ang pag-iyak ko sa kanila. Pumayag sila sa gusto ko. Imbis na mag-dorm ako ay mas pinili nila na mag-apartment na lang ako. Baka raw kasi mamaya mga bad influence raw ang makasama ko sa kwarto. Nainis pa nga ako dahil mas mahal ang apartment. Pero wala naman na akong magagawa sa gusto nila. Di na ako nagsalita. Baka kasi magbago pa isip nila. Isang sakayan lang mula sa inuupahan kong apartment ang layo ng school na papasukan ko. Nakakatuwa nga dahil ang naging katabi kong kwarto ay katulad ko ring estudyante. Mas ginanahan akong mag-aral kahit na minsan ay na-overwhelm ako sa mga lessons namin. Engineering student kasi ako kaya minsan ay nababaliw ako lalo na kapag tambak ng assignments at projects. Wala naman akong naging problema sa unang buwan ko sa apartment. Sa school naman ay ganoon din. Wala rin akong naging problema. Basta sa araw-araw na pagpasok ko sa eskwelahan ay masaya ako at may gana talaga. Wala rin akong problema sa baon dahil may allowance naman ako. Sinabi ko sa mga parents ko na gusto kong subukang mag-working habang nag-aaral. Pero nagalit sila sa akin. Ayaw nila akong mahirapan at ang tanging gusto lang nila ay mag-aral ako ng mabuti at sila na ang bahala sa akin. Sa totoo lang, napaka-thankful ko bilang anak nila. Talagang ramdam na ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin. Minsan nga lang ay parang OA na ang pag-aalala nila. Kaya madalas, hindi na ako nagsasabi ng problema na sa tingin ko ay maliit na bagay lang naman. Weekend noon, at wala naman ako masyadong gagawin. Kaya naisipan ko na makipag-bonding naman sa katabi kong kwarto. Bali dalawa lang sila na kaibigan ko sa apartment na to. Sumunod din pala kasi sa kanya ang kapatid niya na dito na mag-aral sa Manila. Ang ginawa namin ay magkwentuhan lang at inom lang ng ladies drink. Tapos nanood kami ng nakakatakot na palabas. Hindi naman ako masyadong natakot dahil hindi naman ako naniniwala sa mga multo or something. Hindi ko pa naman kasi sila nakikita. So bakit ako maniniwala? Pagkatapos ng araw na yun, ay bumalik na ako sa apartment ko at natulog na dahil inantok na talaga ako ng sobra. Mabilis na lumipas ang araw at Monday, pasukan na naman. Isang hapong tapos na ang klase, ay sumakay ako sa jeep para umuwi sa apartment. Umupo ako sa harapan dahil puno na ng pasahero. Pagdaan ng ilang kanto, nagbabaan na ang mga pasahero. Ako na lang at ang driver. Napansin ko na panayang tingin sa akin ang driver. Medyo natakot ako kaya agad kong pinasok ang kamay ko sa bag at kinapa ang ballpen. Hinawakan ko ito ng mahigpit para sakali mang gawan ako ng masama nung driver e isasaksak ko sa kanya ang ballpen. Panay talaga ang tingin niya sa akin. Tapos bigla niyang tinanong kung saan ako bababa. Kaya sabi ko, ngayon ako bababa at ihintunan niya ang jeep kahit dulo pa ang baba ko. Pero Sir Jupiter, mas lalo akong kinabahan. Bigla niyang iniba ang ruta. Sa ibang kalye kami dumaan. Para akong na-freeze. Hindi ako makapagsalita
at makagalaw sa takot. Nakatingin lang ako sa harapan. Nang mga oras na yun ay nagdasal talaga ako ng taimtim na sana ay walang mangyaring masama sa akin. Hindi ko na alam kung nasaan kami o saan niya ako dadalhin. Gusto ko lang tumalon ng jeep, pero bigla kong napansin na pamilyar na sa akin yung daan. Tapos nagsalita yung driver. "Miss, dito na tayo bababa." Nawala bigla yung kaba ko at tinanong ko kung bakit nagtiba kami ng daan. Pinagpapawisan siya ng tumingin sa akin at naggulat ako sa kanyang sinabi. Wala raw akong ulo sa side mirror ng sasakyan. Ilang beses niya daw akong tinitingnan sa salamin, pero wala talaga akong ulo. Kaya naman natakot siya at nag-iba ng ruta. Dahil ibig sabihin daw noon, mamamatay ako. Baka raw madisgrasya kami, kaya nag-iba siya ng ruta. Sinabihan niya ako na palaging mag-ingat. Hindi ako nakakibo at agad na umalis. Sir Jupiter, hanggang gabi ako binagabag ng pangyayaring yun. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nakaligtas na ba ako o may parating pa lang na masama sa akin. Laking gulat ko na lang nang gabing makausap ko yung kaibigan ko sa kabilang unit ng apartment. Sabi niya, may nadaanan daw siyang mga kumpulan ng mga tao at pulis bago makauwi. May sinaksak daw na isang estudyante ang nakitang patay na sa daan. Pareho daw kami ng eskwelahan dahil pareho kami ng uniform. Naglalakad daw yung babae at hinablot yung laptop na dala. Pero nagipag-agawan daw yung estudyante kaya tinadtad daw ito ng saksak. Malapit lang sa apartment ko nangyari yun. Kinilabutan ako ng sobra. Naisip ko ang sinabi ni Manong na wala akong ulo at ibig sabihin noon ay mamamatay ako. Naisip ko na siguro kung doon niya ako dinaan ay baka ako ang nasaksak. Sir Jupiter, ilang araw at gabi akong balisa. Di ko kasi alam talaga kung nakontra ba ni Manong driver yung nakita niya sa akin na wala akong ulo o may dadating pang kamatayan. Pero hanggang ngayon ay buhay pa rin naman ako. Baka nga effective yung pangontra na ginawa niya. Kaya naman ngayon ay paniwalang paniwala na talaga ako sa mga pamahiin at inalam ko na rin ang mga pangontra sa mga pangitain para makaiwas sa kamatayan. Larawan. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andre. Isa akong construction worker dito lang malapit sa amin. Hindi man madali ang trabaho ko, pero patuloy pa rin ako sa hamon ng buhay. Ilang buwan na lang kasi ay manganganak na ang nobya ko. Hindi ko talaga inaasahan na mabubuntis ko siya. Ang sabi niya kasi sa akin ay may iniinom siyang gamot para maiwasan siyang mabuntis. Pero ito na nga at buntis na siya. Wala pa naman sa plano ko ang magkaanak dahil na gusto ko na may mapatunayan ako sa pamilya ng magiging asawa ko. Gusto ko na maipakita sa kanila na kaya kong buhayin ang magiging mag-ina ko. Kaya hiyang-hiya ako ngayon sa pamilya ng nobya ko. Kahit na kasi wala akong tinapos ay madiskarte naman ako sa buhay.
Kahit anong trabaho ay papasukin ko basta lang may maipakain sa pamilya ko. Mabuti na nga lang at mabait ang nobya ko at napakamaintindihin. Sa totoo lang ay may kaya ang pamilya niya. Tuwing Linggo kami sumasahod sa trabaho ko, kaya naman kapag sahod ko ay nag-grocery kaagad ako. Bumibili kaagad ako ng bigas at tambak na dilata at noodles o mga pagkaing mabilis lang maluto. Para sa tuwing nasa trabaho ako, ay madali niya lang makakain ang gusto niyang pagkain. Sa susunod na lang ako babawi sa kanya kapag nakaluwag-luwag na kami. Sa trabaho ko ay mayroon akong malapit na kaibigan. Bali tatlo kaming magkakaibigan. Madalas kaming sabay gumagawa ng mga bagay o hindi naman kaya ay may mga bagay na magkakaparehas kami. Kapag ang isa sa amin ay walang bagay na mayroon kami, gumagawa kami ng paraan para mayroon din siya. Masaya ako sa pagkakaibigan na buo sa amin. Halos magkakasing edad lang kaming tatlo. Si Gio ay nagtatrabaho dahil nag-iipon siya ng pera para makapag-aral na siya sa college sa susunod na taon. Huminto muna kasi siya ng pag-aaral dahil hindi na siya kayang pag-aralin pa ng kanyang mga magulang. Marami kasi silang magkakapatid at pangatlo siya. Si Arman naman ay katulad ko rin na may pamilya na pero tatlo na ang kanyang anak, kaya doble ang kayod niya. Kagaya ko rin ay wala siyang natapos dahil sa hirap ng buhay. Kinailangan na niyang magtrabaho kaagad kaysa bigyan ng pansin ang pag-aaral. Nagkakwentuhan kami ng mga hinanakit namin sa buhay. Minsan kapag break time naman, ay puro kalokohan naman ang pinag-uusapan namin para naman malibang-libang kami sa trabaho. Sa sobrang init kasi ay hindi namin maiwasang mahilo, lalo na ngayon dahil napaka-init na ng mundo. Kaya talagang umiinom ako ng maraming tubig. Nang matapos ang bahay na ginagawa namin ay naisipan naming tatlo na mag-swimming sa Calatagan, Batangas. Naisipan kasi namin na siguro ayos lang naman na magpakasaya kami kahit isang araw dahil sa susunod ay sasabak na naman kami sa trabaho. Pare-parehas kaming excited ng araw na yun kaya nagsipaghanda kami ng maaga pa lamang. Si Gio ang bahala sa lutuin dahil masarap siyang magluto. Nag-ambag na lang kaming dalawa ni Arman at tumulong sa paghahanda ng mga lutuin. Habang abala kami sa paghahanda ng makakain namin sa swimming ang mga asawa at nobya namin, ay abala naman sa pag-aasikaso ng mga gamit. Saglitan lang natapos ni Gio ang lutuin. Hindi naman din kasi madami ang baon naming pagkain dahil gusto lang talaga naming mairaos ang swimming namin. Ang importante ay nakapag-swimming kaming tatlo at nakapagsaya kahit papaano. Mabilis lang ang biyahe at nakarating kaagad kami sa pupuntahan namin. Natatawa nga ako kay Gio dahil pagkarating pa lang namin ay lumusong na kaagad siya sa dagat. Ang asawa ko naman ay naglakad lang sa dalampasigan dahil malaki na rin ang tiyan niya. Habang abala sa pagkain ng mga partner namin sa cottage, kami namang tatlo ay nagpakuha ng litrato. Nasa gitna namin si Gio na masayang nakangiti. Nang araw na yun, sobrang saya talaga naming tatlo at hindi ko inaasahan na yun na pala ang huling araw na makakasama namin si Gio. Isang araw matapos ang swimming namin, ay natagpuan na lang namin na hindi na humihinga sa kanyang kwarto si Gio. Wala na itong buhay nang makita siya ng kanyang kapatid.
Ayon sa doktor ay binangungot daw si Gio at hindi na nagawang magising pa. Kaya pala noong gabi na yun ay parang gusto kong puntahan si Gio para makipagkwentuhan. At nagulat ako nang ganoon din ang maramdaman ni Arman. Parehas kami na gustong puntahan si Gio pero hindi lang natuloy. Dahil hindi naman kami pwedeng umalis lang ng bahay at iwan ang mga kinakasama namin. Labis na pagdadalamhati ang naramdaman ng kanyang pamilya. Nang araw na mailibing si Gio, eh hindi ko talaga mapigilang maiyak. Napakasipag pa naman niya. Talagang pursigilo siyang makapag-aral, kaya siya nagtatrabaho. Pero hindi na maitutuloy yun dahil wala na siya. Sobrang sakit sa akin na mawalan ng kaibigan. Nagpatuloy pa rin kami sa pagtatrabaho ni Arman. May bago na naman kaming gagawin na mga bahay mula sa isang subdivision na bago lang. Tanghalian na noon nang maupo kami sa puno ni Arman. Katatapos lang namin kumain at nagpahinga muna kami. Kinuha ko ang cellphone ko ng araw na yun at tiningnan ang mga larawan naming kuha noong nag-swimming kami. Ewan ko ba, pero bigla akong kinilabutan habang nakatingin sa larawan naming tatlo. Nasa gitna si Gio. Tapos, bigla na lang siyang namatay. Naalala ko ang isang pamahiin na kapag tatlo ang nasa larawan, ang nasa gitna ang mamamatay. Sinabi ko yun kay Arman at siya ay kinilabutan. Sa totoo lang, naging palaisipan sa amin kung bigla lang bang namatay si Gio o di kaya dahil ito sa pamahiin na bawal mag-picture ang tatlong tao dahil mamamatay ang nasa gitna. Dahil doon ay hindi na kami nagpapapicture kapag tatlo kami. Iniiwasan namin palagi dahil pakiramdam ko, totoo nga ang pamahiin na ito. Totoo nga ito, dahil namatay nga lang bigla si Gio na siyang nasa gitna ng larawan naming tatlo. Pagpag. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Akiro. Isa akong salesman ngayon dito sa Paranaque. Ibabahagi ko sa inyong karanasan ko tungkol sa kababalaghan. Naniniwala ba kayo sa pamahiin tungkol sa pagpag? Ako kasi ay hindi. Para sa akin ay palusot lang yon ng mga taong gusto pang gumimik bago umuwi. Ganyan kasi ang ginawa ng isa kong kaibigan noong may pinuntahan kaming burol. Ang sabi niya sa magulang niya na mapamahiin, magpapagpag lang daw siya para hindi niya maisama sa kanilang bahay o sundan siya ng kaluluwang dinalaw namin. Tapos nagpunta lang siya sa isang inuman at doon nagtagal. Siyempre kasama ako dahil wala naman akong iniintindi sa bahay. E siya kasi may intindihin at maraming inaasikaso, kaya halos wala na siyang oras para sa sarili niya, kaya naman madalas siyang tumatakas. Siya lang kasi ang inaasahan sa kanila. Dahil nga sa hindi naman ako naniniwala sa ganoon, kapag may burol talaga at kapag kailangan ko ng umuwi, ay dumidiretso na ako sa apartment na inuupahan ko. Wala namang kakaibang nangyayari kapag nakauwi na ako. Wala namang nagpaparamdam sa akin kagaya na lamang ng malamig na hangin na magpapakilabot sa akin o ano paman.
Pero nagbago ang lahat ng iyon nang minsan ay may burol akong pinuntahan. Namatay ang kapatid ng malapit kong kaibigan. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya nila. Nasagasaan siya ng sasakyan. Naisugod pa naman siya sa ospital. Pero kaagad din siyang binawian ng buhay. Ang kapatid pa naman niyang yun ang pinaka-close niya sa lahat. At isa pa, ito ang bunso nila. Kaya naman halos lahat sila ay mamatay sa sakit na kanilang nadarama sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Awang-awa nga ako sa itsura ng kaibigan ko. Halos mamagana ang kanyang mga mata. Kakaiyak. Wala rin siyang maayos na tulog at hindi kumakain. Dahil sa matalik ko siyang kaibigan ay dinadalaw ko siya kapag uwi ko galing sa trabaho. Niyaya ko siya na mag-inuman kaming dalawa lang kahit sa isang tabi at ilabas niya ang sakit na nararamdaman niya sa akin. Hindi kasi niya kayang magsalita kapag hindi siya nakainom. Kahit na may lamay ay uminom kami ng dalawang boteng alak para lang magsalita siya sa akin. Iyak lang siya ng iyak habang nag-iinuman kami. Kahit ako nga ay parang nadadala sa pag-iyak niya dahil talagang hagulgul ang kanyang nagagawa. Marahil kung ako ang nasa kalagayan niya ay talagang ganoon ang mangyayari sa akin. Dumating ang araw na huling lamay ng kanyang kapatid. Mas dumagsa ang maraming tao. Huling lamay na, kaya sumilip ako sa itsura ng kapatid niya. Para lang itong natutulog. Naalala ko pabigla na madalas siya ang inuutusan ko na gisingin ang kuya niya sa kwarto nito sa tuwing pupunta ako. Napakamasiyahin pa naman ang kanyang kapatid. May pagkapilyo rin ito at madalas nagkakakwentuhan pa nga kami. Mahilig din ito sa online games, kaya kapag minsan matagal pamaligo ang kaibigan ko, ay naglalaro muna kami. Nang gabing yun, ay nagpaalam na ako sa kaibigan ko at dumiretso na sa bahay dahil maaga pa ang pasok ko bukas. Pagkarating ko sa bahay, ay biglang umihip ang malakas na hangin na nagdala ng kilabot sa katawan ko. Pero hindi ko binigyan pansin yun hanggang sa patulog na sana ako nang may marinig akong kumalabog. Sinilip ko kung ano yun at nakita ko ang isang bote ng Red Horse na nakatumba sa sahig. Naisip ko na lang na baka daga iyon. Kaya bumalik na ako sa kwarto ko. Nang makatulog ako, ay nagpakita sa akin ang bunsong kapatid ng kaibigan ko. May sinasabi siya na may iniwan siyang sulat sa kanyang drawer para sa kanyang kuya. Hiningal-hingal akong bumangon at pinagpawisan ng malamig. Nanlaki ang mata ko nang makita kong bukas ang kwarto ko at sa dilim na may liwanag ng ilaw mula sa labas ay may hulma ng taong nakatayo at nakatingin sa akin. Bigla akong binalot ng kaba dahil sino naman kaya ang taong yun? Unti-unting naging malinaw sa paningin ko ang mukha niya at nalaman kong ito ang bunsong kapatid ng matalik kong kaibigan. Hindi ko nagawang kumurap at nakatingin lang ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin bago naglahong parang usok. Dahil doon, biglang pumasok sa isip ko ang pamahiin tungkol sa pagpag. Nasundan ako ng kaluluwa dito sa aking inuupahan.
Hindi na ako nakatulong pa. Kaya antok na antok ako sa trabaho. Sinabi ko yun sa kaibigan ko at sinabi ko rin ang tungkol sa napanaginipan ko. Kaagad siyang nagtungo sa drawer ng kapatid niya at may sulat nga doon. Liham ito sa kanya para sa nalalapit niyang kaarawan. Isang buwan na lang kasi ay kaarawan na ng kaibigan ko bago namatay ang kapatid niya. Dahil doon, naiyak ang kaibigan ko at sinabing sinundan ako ng kapatid niya para ipaalam sa akin na may gusto siyang ipagawa. Nagpasalamat siya sa akin at ngiti lang ang naisagot ko. Simula noon ay naniwala na ako sa pagpag. Kaya kapag pumupunta ako ng Burol, ay may iba muna akong lugar na pupuntahan bago dumiretso sa uuwian ko. Marami pong salamat sa lahat ng tagapakinig at magandang araw.